West Philippine Sea o tinatawag ding South China Sea. Ang West Philippine Sea ang opisyal na katawagan ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea. Ang salitang West Philippine Sea ay una itong ginamit noong 2011 ng gobyerno bilang simbolo na hindi pinapayagan ng Pilipinas kung sino mang karatig na bansa na di umano'y inaangkin nila ang West Philippine Sea. Lalong-lalo na sa China, 2012 naman nang sinimulan ng Pilipinas na gamitin ang pangalang West Philippine Sea para ilagay sa mga mapa, sa mga komunikasyon at sa mga dokumento upang ilarawan ng Pilipinas ang katubigan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ano nga ba ang mayroon sa South China Sea o tinatawag ding West Philippine Sea at nagkaroon ng malaking tensyon sa bahaging ito ng mundo? Saktong kakay, isang saktong kaalaman na naman ang ating tatalakayin ngayon. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit na rin ng notification bell para updated ka sa mga bagong video. I-follow na rin ng ating Facebook page na Saktong K. Unang-una, nais muna nating linawin na ang South China Sea ay hindi ang kabuuhang West Philippine Sea, kundi ang bahaging ito lamang sa kanlurang katubigan ng Pilipinas na nakapaloob sa 200 nautical miles na exclusive economic zone o EEZ ng ating bansa. Pero ang South China Sea ang kabuuhang kiniklaim ng China na kabilang sa marginal na dagat sa Pacific Ocean. Ibig sabihin, makikita ito sa timog ng China, sa silangan ng Vietnam, kanlura ng Pilipinas, at Malay Peninsula at hilaga ng isla ng Borneo. Ang bahaging ito sa South China Sea ay parte ng Coral Triangle na sinasabing pinakamayaman at pinakadiverse na marine ecosystem sa buong mundo. Dinasabing 76% na coral reef sa buong mundo ay matatagpuan dito at 6 sa turtle species ay matatagpuan dito. Sa makatuwid, napakayaman pa ang bahaging ito ng Karagatan. Naging fishing ground nga ito ng mga karatig at sa Pilipinas sa kanilang pamumuhay. Napaka-importante din ng katubigan ito bilang daanan ng mga barko o shipping route ng mga kalakal patungo sa mga bansang kanluran. Sinasabing sa 80% na kalakal sa buong mundo na dumadaan sa Karagatan, 20 to 30% ay dumadaan dito. At ayon sa World Bank, mayroon di umanong proven na oil reserve na 7 billion barrel at estimated na 900 trillion cubic feet ng natural gas ang pwedeng makuha dito. Kaya malaking oportunidad ito para sa mga bansang karatig nito at umaangkin dito. Kabilang na dito ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, at makikita natin ang malaking posibilidad na pwedeng makuha dito na enerhiya. At hindi lang yan, ayon sa research, marami di umanong mga potensyal na natural resources ang matatagpuan dito. At dito sa gitna ng South China Sea, matatagpuan ang Spratly Island na binubuo na mahigit 200 reef. Narito rin ang Scarborough Shoal at Paracel Island na kabilang sa mga teritoryong pinag-aagawan sa South China Sea. Ikaw, napagtanto mo na ba kung bakit pinag-aagawan ang South China Sea sa mga karatig na bansa nito? I-comment mo naman ang iyong opinion sa baba. At kung nagustuhan mo ang kaalaman na ito, paki-like na rin at pwede mo ring i-share sa iyong mga kakilala. Ayan, saktong kakay. Isang saktong kaalaman na naman ang ating natalakay.